prepared. Body tonight, praise the Lord. Lahat po ay magsabing purihin ng Panginoon. Well, thank God for the music artist. Maraming salamat sa Diyos sa ating mga tugtugin. Thank God for the GCK choir. At maraming salamat sa Panginoon. Well, praise the Lord for you. Purihin ang Diyos sa bawat and isa sa inyo. And I pray that this final night, at sana po sa huling pagkakataong ito, will be your miracle night. Ang magiging isang oras ng himala para and sa God inyo. And the God of all possibilities, na ang Diyos sa lahat ng posibilidad, will get to you there and turn your life around for the better. Lalapit sa inyo at babaguhin ang inyong buhay. Let's pray together. Tayo po'y mananalangin. Father, well, thank you today. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. God of heaven and earth. Diyos sa langit at lupa. God of all creation. Diyos ng lahat ng nilalang. And the God of grace. At ang Diyos ng biyaya. We come tonight with confidence. Na kayon sa gabi ito ay narito. Knowing that you will touch everybody's life. At alam naming bawat buhay iyong hihipuin. And you will do the incredible, the impossible in every life. At anumang bagay na hindi kayang gawin, magagawa po ninyo sa bawat buhay. Open our hearts to you. At ang buhay ng bawat isa. We open our lives to you. Ang aming mga buhay bukas para come sa inyo. In, Lord. Pumasok po kayo at pumarito. Come in today. Pumasok po kayo at pumarito. Come in to stay. At narito ka at manatili. And come in to work in every life. At mapumarito kayo at magnauna at magumawa sa bawat buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat, in Jesus Panginoon. Name sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. And everybody lahat say ay magsabi, amen. 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 Thank you. You can sit down. Kayo po ay makaupo na. As we bring the crusade to a final conclusion. At dahil nga po ito ang huling araw ng krusada. We're looking at the topic tonight, perpetual possibilities through faith in Christ. Ang paksa po sa gabi ito ay ang patuloy ng mga posibilidad sa magitan ng pananampalataya. Perpetual possibilities. Patuloy ng mga posibilidad. In the past, sa at the present, maging sa kasalukuyan, in the future, at sa darating pang panahon, past, sa nakaraan, present, sa kalusukuyan, at maging sa darating. That all things are possible with God. Lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. How? Paano? Through faith in God. Sa magitan ng pananampalataya sa Panginoon. How do we have faith in God? Meron po ba tayong pananampalataya faith sa Diyos? In His faithfulness. Kapanampalataya sa kanyang pagiging tapat. Because He's faithful. Dahil siya ay tapat. We can trust Him. Mati po tayong manampalataya. Trust in His truthfulness. Manampalataya dahil siya po ay Diyos. What He has promised is true. At anuman ang kanyang salita. What He has provided is trustworthy. Ang Diyos po ay marin nating pagkatiwalaan. And Jesus came to reveal to man. Si Jesus po ay naparito upang ipakilala sa tao. That God is faithful. Na ang Diyos ay tapat. You can have faith in Him. At hindi kailanman natin God siya mahuhuli. God is truthful. Ang Diyos din po you ay magkakatiwala. You can trust in Him. Maaarin po tayong magtiwala sa Kanya. Perpetual possibilities through ang walang faith in God. Walang katapusang posibilidad dahil sa pananampalataya sa Diyos. I'm looking at three things in the message tonight. At ngayon sa gabing ito, number one, the una po, past performance and faithfulness of God. Ang ginawa ng Diyos sa nakaraan at ang kanyang katapatan. His past performance. Ang nakaraang gawain ng and Diyos. And faithfulness. At ang kanyang katapatan. And He has not changed. Hindi nagbago ang Diyos. The past becomes the present. At noon maging hanggang ngayon. The present becomes the perpetual. Mula ngayon at sa darating. And what He has done. At anuman ang kanyang nagawa. In the past. Sa nakaraan. It does at the present time. Ay ginagawa sa kasalukuyan. What He did other nights. Ang kanyang mga ginawa kagabi. He does tonight. Gagawin niya sa gabing ito. He will do it in your life. At yan po ang ating number one tatanggapin. Then is the past kaya performance
and faithfulness. Ang unang punto po nito ay ang kanyang nakaraang ginawa at katapatan. Ang pangalawa is his promise provision for our forgiveness. Ang pangako ng kanyang pagbibigay sa atin ng ating kapatawaran. He provides for forgiveness already. Nagbigay na po siya ng kapatawaran. And that provision is yours and mine. At yan po ay para sa iyo at sa akin. His promise provision through for our forgiveness. Ang pangako niyang ibibigay ang ating kapatawaran. Number three. Ang pangatlo po. We're looking at his preeminent power through our faith. Ating pong tinitingnan ang kapansin-pansing kapangyarihan is ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Our faith. Ito po ang nakapapansin na kapangyarihan Let's sa pamamagitan ng pananampalataya. One by one. Titingnan natin ito isa-isa. Now, what I mean is, ang ibig ko pong sabihin ay ganito. You want to get to the floor where all the provisions are. Dahil nais po nating dalhin ang bawat isa doon po sa kahandaan ng Diyos na makibigay. All the provisions are at a higher level than the ground level. Lahat po ng kanyang maibibigay na supply, provision. And for you to go from the ground level to the level where the provisions are, kung nais po nating makarating mula dito sa ibaba patungo sa itaas sa mga provision ng Panginoon, you have a staircase. Meron pong hagdan. And you put your leg on number one. Kaya po una, ikaw ay hakbang sa unang baitang. And you are not there yet. At hindi ka pa nakarating. You put the other foot on level number two. Kaya po ikaw ay muling hahakbang sa pangalawang baitang. Almost there now. Medyo malapit na po. And now you put the other foot on the third rung. Ngayon, on the third level of the ladder. Ngayon po ay muli kang hakbang sa pangatlong baitang. One. Isa. You are coming up. Two. Sa pangalawa. You're coming up. Three. At ngayon nasa pangatlo. You are there. At ikaw ay makakarating. And all the provisions are available there. At lahat ng kahandaan ng Diyos naroon at tonight, pwede mong makamtan. Tonight, as I talk of number one. Ngayon po, pag-usapan natin itong una. It lifts you up to the first level of receiving the provision of the Lord. Maghatid sa iyo sa unang hakbang sa kahandaan ng Diyos na ibibigay. As I come to number two. At tayo naman po ay para to ipapunta sa pangalawa. Nearer the provision of palapit the Lord. Palapit ng palapit sa lahat ng supply ng Panginoon. I come to number three. Pagdating po sa pangatlo. I say, here you are. At sasabihin po natin, narito one, na. One, two, three. Now you can take everything you need. Lahat ng bagay ng iyong pangailangan ay mayroon na. And tonight as you get there. At sa gabi ito, sa ating paparoon. Salvation comes to you. Nang kaligtasan ay nariyan para sa iyo. Forgiveness comes to you. Kapatawaran. Restoration comes to you. Ang pagbabalik ng magandang bagay para sa iyo. Renewal comes to you. Ang lahat ng pagbabago ay para sa iyo. As you come to this number three. Pagdating po doon sa pangatlong hakbang. Healing comes to you. Ang kagalingan ay darating sa iyo. Cure for the incurable comes to you. Kagalingan sa lahat ng hindi nagpapagaling ng tao. Health comes to you. Ang kaganap na kalusugan ay para Total sa iyo. Total freedom. Ang kabuuan ng kalayaan. Complete deliverance comes to you. Kompletong kahandaan, kaluwagan As you come to this level, habang ikaw ay paparating doon salvation sa mataas, comes. Darating ang kaligtasan. Success comes. Ang tagumpay ay darating. Significance comes in your life. Ang importansya sa buhay mo darating. And Lord, the Lord will so touch you. Ang Diyos ay kayo po your ay hihiguin. Life will become significant. Ang buhay mo ay magkaroon ng halaga. So get ready to climb Umanda with me. Tayo sa gabing ito. Get ready to go up with me. Umandang tayo'y humakbang. Step number one. Una. Is past performance and faithfulness. Ang nagawa na ng Diyos sa nakaraan at ang kanyang kapatan. Past performance and faithfulness. Ang nagawa na ng Diyos sa nakaraan at We're ang kanyang kapatan. We're looking at Psalm 103. Ito po ay makita natin sa And I'm reading from verse 1. Psalm 103, verse 1. Ito po ay sa mga awit. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Ang wika rito ay pagpalin mo ang Diyos o kaluluwa ko,
at pagpalain mo siya ng kabuuan ng aking buhay. Number one, my soul. Ang una po rito ay ang aking kaluluwa. Number two, all that is within me. Ang pangalawa ay kabuuan lang lahat na sa akin. Why is the psalmist saying, bless the Lord, O my soul? Bakit naman po sinabi ito ng salmista na purihin mo ang Diyos, O kaluluwa ko? His soul, God bless you. Ang kaluluwa ay pagpapalain ng the Diyos. The soul, God's forgiveness. Ang kaluluwang pinatawad ng Diyos. The soul, God, all that pain and guilt taken away. Ang kaluluwa naman din ay pinagaling at pinatawad the sa lahat. The soul that was bound becomes free. Ang kaluluwang natagpuan ngayon ay malaya na. He said, my forgiving soul, ang kaya po ang sabi riyan na my guiltless soul, ang pinagaling na kaluluwa. My soul that is set free, ang kaluluwa ko'y pinalaya. Bless the Lord. Pagpalain mo ang Panginoon. Then he said, you know what? Kaya po ganito. All that is within me. Kasama ang aking kabuuang pagkatao. Tell me, what do you mean? Anong bang ibig sabihin? He said, the blessing of God was not limited to my guilty soul, but all that is within me. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi limitado doon sa aking kaluluwa lamang, kundi pagpapala niya ay sa kabuuan ng aking pagkatao. The heart, the center of life. Ang Diyos ang pamamagitan ng dugo. All that is within me, the heart, God, part of the blessing. Lahat po na mayroon sa akin ay kabahagi ng pagpapalang ito. You have a hole in the heart, your hole in the heart will be healed, and all that is within you will bless the Lord. Sa kabuuan ng iyong puso, sa kabuuan ng iyong pagkatao, ng iyong kaluluwa, purihin all ng Diyos. That is within me, the broken heart. The broken heart. Yung lahat po maging ang pusong wasak. The broken heart inside. Ang panloob na kaluluwa, I mean puso na ito'y wasak. Sorrowful. Malungkot. Downtrodden. Napasyado pong namababa. Discouraged. Nadi-discouraged siya. Having a suicide spirit following after him. Ay may sana'y gusto na rin pong magtipatiwarik. All that is within me. Lahat ng yaon. The broken heart was mended. Ang isang pusong wasak, ito and po so ay inayos said, ng Diyos. My heart, kaya you're mended. Na pinaayos ng Diyos. No more pain. Wala na ang karamsakit. No more hole in the heart. Wala na pong nanatiling. No more challenge. Wala na pong mga bless bagay. Bless the Lord. Hindi ang sabi niya, everything purihin. Within you. Lahat ng bagay sa inyo. The brain within you. Mula sa ating isip. There are trillions of cells in that brain. Meron pong mga cells doon sa brain na ito. Sa when all those cells are well connected, ayun pong mga cells na ito ay nakakonect po. No migraine headache. Minsan may migraine, wala na pong migraine. And there's no disorganization or conflict in your personality. Minsan mayroon pong problema sa iyong personalidad. All that is within me. Kaya po sinabi lahat ng receiving a miracle touch. Tatanggap ng himala. Bless the Lord. Kaya pagpalain mo ang Diyos. And the psalmist had not only a broken heart, there are people that have broken bones. Ang psalmista po hindi lamang mayroong broken heart o buwasak na puso. The accidents of life. The accidents of life. Mayroon pong pagbabak, pagbinyalan Diyos. At the accidents of life broke their bones. Yung pong mga aksidente, ito po ang naging dahilan ng pagbuwasak. The accidents of life broke their spine. Kaya po dahil sa mga ganyang pangyayari ay nawawasak ang likuran. And now you come to the presence of the Lord. Dahil sa presensya ng Panginoon. And a spine that is broken. Ang mula po sa likuran na ito healed po wasak, by the Lord. Pinagaling ng Panginoon. And he said, praise the Lord, bless the Lord. Kaya nga po ang all sabi, that is within purihin me. Purihin mo ang Diyos o aking kaluluwa ang lahat ng nasa sa akin. When we are born into this world, tayo po ay sinilang sa mundong ito. Every part of our body, within and without, everything was healthy and sound and good. Nung tayo po isinilang sa mundong ito, mula sa ating isipan, sa ating utak, at kabuong katawan, maganda po ang ginawa ng Diyos. As we are going through life,
Ngunit sa ating paglakbay sa buhay, the brain does not continue as it was. Ang mga utak natin na dati maayos naman, hindi na natin maayos. The mind is also affected. Ang isipan natin ay apektado rin. Intestines are affected. Lahat po ng bagay ay affected. The cells in the body, they are affected. Sa buong katawan ng mga cells nito, apektado rin po. Now we're going around in the world incapable. Kaya ngayon po, tayo ay nagka-problema na sa pagharap natin the sa mundo. The feet cannot stand well. Ang ating mga paa, hindi na po na nakatayo na maayos. The hands cannot move well. The hands cannot move well. Ang kanapong mga mata, hindi na the rin po nakakita. The eyes cannot see well. Ang mga mata, hindi nakakita the na maayos. The ears cannot hear well. Ang mga tinga, hindi na nakakarinig. It's just coming down, declining, and is almost po, going to die completely. Ang buong katawang ito ay palala ng palala at halos mamamatay. The blood is the life of the man. Ngunit ang Diyos ang may hawak ng buhay mo. There's clotting in the blood. Naroon po ang dugo ng Panginoon. There is not a free flow of the blood to everything within you. Kaya po mayroon pong pagdaloy ng dugo sa iyong katawan. And now you come to the Lord. Pagdalapit mo sa Panginoon. And as you come to the Lord, He wants to perform something in your life. Eh, paglapit mo sa Kanya, mayroon siya ginawa na bagay sa buhay mo. He did it for the people of the past. Ginawa niya ito sa mga tao noon. And He's going to do it today. At maging hanggang ngayon ay Kanyang gagawin. And so you can say with the psalmist, kahit manan, anumang, kahit bless the Lord, O my soul. Wika niya ay pagpalain mo ang Diyos sa aking and kaluluwa. All that is within at me. Ang aking kabuuan ng pagkatao. Bless His holy name. Purihin ang Kanyang look banal at the na pangalan. Look at the next verse there in verse 2. Meron pong kasunod bless na verse. The Lord. Bless the Lord. Purihin mo ang Diyos. O purihin mo ang Panginoon. My soul. O aking kaluluwa. It's not what He did for others, it's what He has done for me. Hindi dahil sa ginawa niya lamang sa iba, kundi mismong sa akin. He didn't say, bless the Lord, O you souls out there. He said, bless the Lord, O my soul. Hindi niya sinabing purihin niyo ang Diyos kayong mga kaluluwa riyan, kundi ang wika niya ay pagpurihin ang Diyos o aking kaluluwa. Forget not on His benefits. At huwag niyong kalilimutan ang Kanyang kabutihan, mga pagpapala. That man had got miracle, wonders, signs, deliverance, healing in every part of his body, life, and family. Kasama na po ang mga himala, kababalaghan, at maging ang kagalingan ng ating mga kagaramdaman. He said, don't forget. Ang wika niya ay huwag kalilimutan ang mga ito. Remind me so I don't forget. Kaya po, paalaalahan niyo ako upang huwag kong kalimutan. The forgiveness He has given you, don't forget. Ang kapatawarang binigay sa inyo, huwag niyong kalimutan. The freedom He has given you, don't forget. Ang kalayaan na yung kanyang binigay niya, huwag kalimutan. The fruitfulness He has given you, don't forget. Ang pagbubunga na binigay sa inyo, huwag niyong kalimutan. The healing He has given you, don't forget. Ang kagalingan na kanyang inabot sa inyo, the power for you to stand, don't forget. Ang kapangyarihan na ikay tumayo, huwag mong kalimutan ito. The power to overcome every Goliath on your way, don't forget. Ang kapangyarihang labanan mo ang mga Goliath sa iyong buhay, huwag kalimutan ito. The restoration of everything you've lost in your life, don't forget. Ibinalik ng Diyos ang mga nawala sa buhay mo, huwag mong kalimutan ito. The revival, ang muling the reactivation, ang muling the regeneration of your personality, at don't forget. Lahat ng ginawa ng Diyos sa iyong pagkatao, huwag kalimutan ito. The hope out of your hopelessness, don't forget. Ikay hinango mula sa iyong pagkawalang pag-asa, huwag mong kalimutan ito. The standing, the stamina, the status He has given you, don't forget. Ang muli niyang pagbangon sa iyo at ngayon ng ganyang kapok, huwag mong kalimutan this ito. This is what He did for them in the past. Gayan po ang kanyang ginawa sa nakaraan. This is what He does for you in the present. At yun din naman ang kanyang gagawin sa iyo sa kasalukuyan. And this is what He does for the young people in every generation. At maging gagawin niya sa lahat ng kabataan sa bawat henerasyon. It comes now to verse 3.
At ngayon tutuloy tayo sa pangatlong talata. Who forgives all thine iniquities. At wika rito na siyang nagpatawad sa lahat ng iyong kasamaan. There's a forgiveness that comes from heaven. Yan, mayroon pong kapatawaran na mula sa kaaway. The forgiveness on earth is limited. Ang kapatawaran mula sa sanlibotang ito ay limitado. You have done many, many things wrong. Marami kang nagawang mga kasamaan. Because all have sinned and come short of the glory of God. Dahil ang wika, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwetian ng you Diyos. You have offended almost everybody you know on earth. Ikaw po ay nasaktan mo halos lahat na mga kilala mo sa have mundo. Offended those who are close by. Na iyo pong masamama ang loob ng iyong kasamaan. You have offended those who are far away. Maging yung malayo sa iyo ay nagkaroon ng kasamaan. You have offended those who know what you've done against them. Nasaktan po ninyo maraming tao laban sa kanila ang nagawa mo. You have offended those who do not know what you've done against them. Nasaktan mo rin ang mga tao na maring hindi nila alam ito. On earth, if you are caught by the law enforcement agents. Kapag dito po may nagawang hindi maganda at ikay nahuli ng mga pulis. And they take you to court. At dadaling ka sa korte. And the judge judges you. At ang huwes, ikaw huhusgahan. And you cry. At pagkatapos dito, ikaw and you plead. At sabi mo, and you say, I'm sorry. Pakilang po, patawad. Well, the judge says, all right, I forgive you. Sasabihin ba ng orado na, sige, patatawarin kita? Please understand. Pero dapat mong maunawaan. What brought you to the court is not up to 1% of the offense you have created in your world. Ang naging problema mo ay hindi lamang isang bagay na iyong nagawa. If you are taken to the court for every offense that you commit every day, you'll never do anything else in life. You'll be going to court and coming out, going to court and coming out. What they took to the court is not up to 1 in 100 places of the offense you committed. Kung ang Diyos po lahat ng kung ang husgado po lahat ng pagkakamali mo, ikaw ay dadalhin sa korte. Wala ka nang gagawin buong buhay kundi pumasok lalabas sa korte. And so when the judge says, I forgive you. Kahit man sabihin ng wes na pinatawad kita. There are 99 other offenses that the judge knew nothing about. Meron pang 99 mga kasalanan mong hindi alam nung wes. And 99% of guilt is still hanging on your neck. 99% of the guilt and the condemnation is still hanging on your neck. Yan po ang 99% po ng mga bagay na nagawa mo ay hindi mo pa nalalasabi sa kanya. The forgiveness on earth is very much limited. Dahil ang pagpapatawad sa lupa ay limitado po. But you come to God. Pero pag ikay lumapit sa and Diyos. And He does not only forgive 1 out of 100 offenses. Hindi He lamang, forgives all thine iniquities. Hindi lamang patatawarin ng Diyos yung isa doon sa lahat ng kasalanan mo, kundi ang sabi ng Biblia ay bawat kasalanan ay iyong patatawarin. And then He says, who healeth all thy diseases. Kaya mula rito, sinabi rin na pinagaling lahat ng mga karamdaman. There are many kinds of diseases and they're very painful and they're leading to the grave. Karamihan po sa mga karamdaman ay napakasakit po at madalas ito po ay naghatid sa kamatayan, sa libingan. We have disease in the head. Mayroon pong problema karamdaman sa utak o sa ulo. You see that word disease, if you break it down, this is. Kung ito po ay iyong paghiwalay na salita, ang ibig sabihin nun, ito. This is, ibig sabihin po, walang kaayusan. Whatever disturbs your ease. Anumang bagay na magdisturbo sa iyong pananahimik. Disease. Yun po ang tawag ay whatever distracts your life from ease. Anumang bagay nang nadidisturbo sa buhay mo,
mula sa kapatahimikan, yan po ay karamdaman. And there are many kinds of diseases in the body. Kaya po maraming sakit talaga ang katawan. On the finger, disease. Ngunit mayroon pong mga bagay, sakit na. In the toe, disease. Mayroon pong maraming karamdaman. In the ear, disease. Mayroon po dito sa ating pandinig. In the eyeball, disease. Mayroon din po sa ating mata. In the blood system, disease. At sa buong sistema ng katawan natin ay may karamdaman. And so, when you go to the doctor, kaya pag kayo pumunta sa manggagamot sa doktor, you don't take all the diseases to the doctor. Sabihin mo sa kanya ang iyong mga nararamdaman. You make a choice. Kaya ikaw ay pipili. The one in my finger, I don't need to talk about that, I will endure. Sasabihin mo, may sakit ako sa daliri, pero wag na lang yan. I've impaired hearing, there's something more serious, I'll endure that one. Siguro dahil ako'y mahina sa pandinig, ayan, medyo seryoso. I have knee pain. I think I won't talk about that now. I'll talk about the most serious one. Kaya siguro meron ding sakit sa tuhod. Wag mo na. Meron pang talagang mas matindi pang sakit. And all the disorganization and discomfort in your body, you choose one. This is serious. Doctor, I need your help. Kaya sa lahat po ng iyong karamdaman na sa isip, mayroon ka talagang pipiliing mas matinding karamdaman, yun ang sasabihin mo sa iyong doktor. And the doctor tests you. At sabihin ang doktor sa inyo. And he discovered 1, 2, 3, 5, 7, 25, 30. Kaya ang sabi ng doktor, marami yan. Isa, dalawa, tatlo, 20, 25. Madam, do you know, I've discovered 30. Ang sabi niya sa iyo, hindi ang aking nakita ay 30 na sakit. Yes, doctor, but I didn't come for all the 30. All the others I can tolerate. This one, the cancer, help me, treat me for that. Kaya ang sabi mo siguro, sa dami ng sakit ko, doctor, okay lang ako dyan. Meron lang akong gustong sabihin sa inyo yung cancer ko. Yun lang. And all the doctors in the world. At lahat ng doktor sa mundo. They know us, you know us, I know. Eh, sabi naman doktor, alam ko yan. That they get rid of the most serious. Gusto mo talagang alisin yung pinakagrabing sakit. And then they decide you go back home. At ikaw ngayon ay uwi na. Out of the 30, you are now managing the 29. Mula po sa 30 na sakit, ikaw mo ginamot naman yung isa, uwi ka, 29 na lang ang sakit mo. But the healing of God is different. Pero ang kagalingang bigay ng Diyos who ay kakaiba. Who healed all the diseases. Dahil ang wika rito ay pinagaling lahat ng karamdaman. Tonight. Sa gabing ito. Tonight. Sa gabing ito. Tonight. Ngayong gabi. What he did in the past, he will do at the present time. Ano mang ginawa niya sa nakaraan ay gagawin niya sa oras na ito. He forgives. Siya ay nagpatawad. He pardons. Siya po ay nagpatawad. He saves. Siya ay nagligtas. He takes your guilt away. Ang iyong kasalanan ay tinatanggap niya. Who forgiveth all thine iniquities. Ang pinatawad niya ay lahat ng uri ng who kasamaan. Who healeth all the diseases. At ipinagaling ang lahat ng karamdaman. His past performance. Iyan po ang nagawa niya sa nakaraan. Translates to the present performance. At ito'y dinala, hinatid translates sa kasalukuyan. To the perpetual performance. At dadalhin niya naman ihatid sa walang hangganang paggagawa. Then, he'll do it for you today. Kung ito'y ginawa niya noon, ito'y gagawin niya ngayon. He will forgive your sin. Ang kanyang kasalanan mo'y patatawarin. He will save your soul. Iligtas sa inyong kaluluwa. Because whosoever shall call on the name of the Lord shall be forgiven, shall be saved, shall be delivered. Ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay patatawarin, iligtas, at siya ay palalayain. Let somebody shout amen. Sumigaw, amen. Number two now. Tayo dadako sa pangalawa. And the promise provision for our forgiveness. Ang kanyang ipinangakong pagbibigay
ng mga pangangailangan ang at ito po the ang promise, provision for our forgiveness. Meron po siyang ipinangako na kapatawaran. Isn't it wonderful? Hindi ba napakaganda? That God knew you will sin. Na alam na ng Diyos na ikaw ay nagkasala. He knew you will sin. Alam niya na magkakasala ka. Before Adam and Eve were created. Bago pa man nilikha si Adan at si Eva. God knew. Alam na ng Diyos. He knew. Alam niya. That Adam and Eve na were si Adan sin. At si Eva ay magkakasala. How do you say he knew? Na alam na rin ng Diyos. Because we're told that Jesus, the Lamb of God, was slain before the foundation of dahil the world. Dahil ang wika ng Biblia, si Jesus, Kordero ng Diyos, siya po ay inalay mula pa, wala pa ang sanlibutan. And so he made provision. So mayroon na palang inihanda. That Jesus Christ will be the Lamb of God that will take the sin of the world away. Na si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na siyang mag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. You thought you were doing something unknown. Yan sa inyong, sa ating isipan, mayroon tayong mga iniisip. You thought you were doing something that will never be discovered. Sa ating isipan ay may mga bagay na maaring walang sino mang makakaalam nito. But he knew that that's exactly what you will do. Ngunit alam ng Diyos na yun po talaga ang maaari nating gawin. You know why we cover up? Why we hide? Ngan bakit po tayo ay nagtatago? Because we think, I'll cover this up, I will hide this, you will never know. Ang nais nating magtatago dahil ayaw nating malaman. Before the thought came to your mind, he knew. Pero bago pa man mo naisip ang bagay na masamang yan, alam while na ng Diyos. While you are pregnant of the thought of iniquity, he knew. Kung anumang resulta ng kasamaan, alam na ng Diyos ito. While you are covering up that pregnancy of iniquity from your parents, God knew. Kung ipa'y nagbubuntis at ininatago yan sa iyong mga magulang, alam na ng Diyos ito. And now eventually, you've done it. At dalating ang panahon na yan then po. Then you go to hide under the tree. Tatago ka man sa likod ng puno. And you run away. O kaya ilalayo ka. Adam! Adam, where are you? Wika ng Diyos, Adan, Adan, nasaan ka? I heard your voice in the garden and I hid myself. Ang wika ni Adan, narinig ko ang iyong tinig at ako ay nagtatago. Why are you hiding yourself? Bakit ka nagtago, Adan? The Lamb was slain before the foundation of the world. Ang Kordero ng Diyos ay kinatay na siya o siya inalay na mula pa man. He made the provision for your forgiveness. Naroon na ang kanyang paghanda upang ikay patatawarin. He made the provision for clearing you out. Naihanda na ng Diyos upang ikay gawa ng paraang maayos ang problema mo. And he did that for everybody. At ginawa niya yan para he sa lahat. He did that for you. Ginawa niya para sa iyo. Before you were born, bago pa man isinilang, God thought ahead. Naisip na ng Diyos noon pa man. They will need the heat of the sun. Ngayon, bawat isa sa inyo. They will need the light of the sun. Na kailangan mo ng ilaw ng araw. He put the sun there before you are born. Binigay niya na, nilagay niya na ang araw, ang ilaw doon bago pa man isinilang. Before you are born. Bago ka isinilang. He created the ocean and the seas and provided water. He knew ginawa you would na. Need water. He already provided that bago before ka pa man you isinilang, are born. Ginawa na ng Diyos ang karagatan at mga tubig para sa iyo. As you are born, you didn't know when you were born. No. You'll need fish to eat. You'll eat meat to eat. You'll need chicken to eat. He knew you. He got all that ready, provided before you were born. Bago ka pa man isinilang, alam ng Diyos, kailangan mong kumain ng mga karne, kailangan mong kumain ng maraming pagkain, kaya inihanda niya na ito bago ka pa man isinilang. The same thing with forgiveness. Ganon din po. The same thing with salvation.
Gayun din po ang kaligtasan. That salvation was there ready waiting for you. You don't realize you need it. You don't realize you were sin. You don't realize you are a sinner. It was waiting for that day. You will realize you are a sinner. He said, that's right. I knew the day will come. You realize. Look at forgiveness. Look at salvation. It's available for you. Bago pa man nagkasala, bago ka pa man na, bago pa namulat sa katotohanan, ang pag-ibig ng Diyos ay nariyan na at inihanda niya na ang iyong pangangailangan ng kaligtasan at ng kalayaan. At that's why it says in Romans chapter 3 verse 23. Kaya po ang sabi sa aklat ng Roma 3:23. All have sinned and come short of the glory of God. At nagkasala nga ang lahat at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Did that come to God by surprise? Eh, yan na ba? Nagulat ba ang Diyos? Nabigla ba? No, already hindi. Provided the Savior. Hindi po ganyan ang sinasabi rito. Then he tells us in verse 24. He says, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Pinawalan sala sa magitan ng kanyang biyaya sa kaligtasan sa magitan ni Jesucristo. It says now you can be justified. At ang wika riyan ngayon, ikay pinawalan sala na. What do I pay? Dahil ako ay nagbayad na nito. What do I give? What do I give? Ano pa ang kailangan kong ibigay? So I can be saved, forgiven, justified. Ako'y niligtas, pinatawad, at pinawalan sala na. So I can have the redemption. At ngayon, ako ay mayroon ng kaligtasan. Before you did the sin, the Savior had been provided. Bago ka man nagkasala, ang tagapagligtas ay binigay na. You know, 2,000 years ago, alam niyo po, 2,000 taon ng nakararaan. Before you were born, bago ka man isinilang, Jesus said, it is finished. Sinabi na ni Jesus, ganap na. Before you started. Bago ko man magsimula. Before you began. Bago ko man nagsimula. Before you brought the guilt on yourself. Jesus said, it is finished. Sinabi na ng Diyos, ganap na ang lahat ng bagay. Have you seen the river, the ocean? Nakita niyo ba ang mga ilog at karagatan? All the water you will drink. Ang mga tubig na ating iniinom. Before you were born. Bago ka pa man isinilang. It is finished. Nagawa na ng Diyos ang lahat ng mga iyan. All we need now. Ang kailangan na lamang natin gawin. The connection. Ay makakonekta. A pipe from that ocean that will make it, the water, get to your house. Paano ang tubig ay makarating sa ating tahanan? All we need is the connection now. Ang kailangan na lamang ay makakonekta tayo. Forgiveness available. Ang pagkapatawaran salvation ay naririyan. Available. Ang kaligtasan the grace ay naririyan. Of God available. Ang biyaya ng Diyos ay andiyan. All we need now is the connection between Calvary and the condemned man. Ang kailangan na lamang ay maikonekta natin mula sa Kalbaryo papunta sa taong justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ito ay pinawalan sala sa magitan ng grasya at biyaya ng Diyos sa kaligtasan sa magitan ni Jesucristo. And in verse 25, at dito po sa verse 25, it says, whom God has set forth. At ang wika rito sa verse 25, ang sinumang pinalaya ng Diyos. You are not the one to set forth the provision of salvation. God Himself hindi, has set forth. Hindi ikaw ang gumawa ng kaparaanan ng kaligtasan. Ang Diyos mismo ang gumawa nito. Your little money. Meron kang... How do you think the little amount you have will bring salvation? Ano man ang kailangan mong gawin upang ikay maligtas? Whom God has sent forth to be a propitiation through faith in the blood, in His blood, to declare His righteousness for the redemption, for the removal, for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. Ang sabi po rito,
sa magitan ng ginawa ng Diyos na paghanda ng kapatawaran sa magitan ng pananampalataya sa kanyang dugo. Ito'y inihayag niya na may katuwiran sa magitan ng kapatawaran na ito dahil ginawa niya ito noong sa nakaraan. Through the forbearance of God. Sa mamagitan ng gawa ng Diyos. The forbearance of God is His attribute. Kaya po itong ginawa ng Diyos ay kasama sa kanyang katangian. The forbearance had been there before you were born. Ang ginawa ng Diyos na ito ay naroon na bago ka pa man isinilang. It doesn't increase, it doesn't decrease. Hindi naman babawasan o kaya madagdagan. The love of God. Ang pag-ibig ng the Diyos. The forbearance of God. Ang pag the grace of God that brings salvation. Biyaya ng Diyos naghatid ng kaligtasan. The forbearance of the Lord has been there before you were born. Ang kanyang ginawa na doon na handa na bago ka pa man isinilang. And now that you come, at ngayon ikay lalapit. You understand? It's been there before sinned. Naroon na ang kapatawaran niya bago ka pa man nagkasala. It's been there before you sinned. Bago ka pa man gumawa ng kasalanan, nariyan na. And it's still there. At hanggang ngayon, nariyan pa rin ang kapatawaran. That's the attribute of God, His forbearance. Kaya ito po ang katangian ng Diyos. There'll be no forbearance if there's no sin. Kung wala pong kasalanan, wala po siyang kailangan gagawin. There'll be no forbearance if there's no guilty one. Wala rin pong kailangan kapatawaran kung walang nagkasala. And that forbearance of God, I've been waiting for you all the time. At ang ginawa ng Diyos na ito, kaganapan ang ginawa niya, naghintay sa iyo. And now today, you can come to the Lord. At ngayong gabi, ika'y lumapit sa Panginoon. And the forbearance of the Lord. At maging and the love of God at ang pag-ibig ng Diyos will embrace you and bring you in. Yayakapin ka at ikay dadalhin niya papasok. We have the promised provision. Ito po ang pinangako niyang and that promised handaan. Provision is for you. At ang kanyang pangakong ito ay all para sa iyo. All the water in the ocean. Lahat po na maging mga tubig sa karagatan is for you. Para sa iyo yan. But you must connect ngunit with that ocean makakonekta. By bringing that water upang into dalhin your ang house. Tubig na ito, mainom mo na yan kapag ikay nakakonekta patungo sa iyong tahanan. Forgiveness available. Ang kapatawaran, anariyan ha? You must connect with repentance and faith. Ikaw ay kumonekta lamang sa magitan ng pananampalataya. Joy. The joy of salvation available. Ang kagalak, ang gagalakan ng kaligtasan but ay para sa iyo. You must connect ngunit by coming to Jesus. Ikaw ay kumikta kay Heso Kristo. And tonight, at sa gabing ito, all the forgiveness you need will ang come. Ang lahat ng kapatawaran kailangan all mo. All the salvation you need ang lahat will ng kaligtasang para sa all iyo. The pardon you need will come. Lahat ng pagpapatawad na kailangan mo. Because of the connection through Jesus dahil ikaw Christ. Ay nakakonekta na kay Heso Kristo. Number three, we're looking at ang pangatlo the po, preeminent power through our faith. Ang kagalingan ng kapangyarihan sa magitan ng pananampalataya. Preeminent power through our faith. Ang kapangyarihan sa magitan ng ating pananampalataya. Power has grace. Ang kapangyarihan ay biyaya. When we were small, ito man ay maliit, we had power to take a toy. Pwede tayong gamitin ang kapangyarihan ito. As we grew older, at tayo po sa pagtanda natin, we had power to take our chair. Mayroon na tayong kapangyarihang magbuhat ng mga upuan. As we get much older, tayo naman ay tumatanda na, we had power to carry heavier mas loads. Mabibigat na ang ating mga kayang dalhin. The power of God, ang kapangyarihan ng Diyos, that takes away sin. Takes away sin. Ito po ay makikita. The power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos. That takes away sickness. Ang ito'y magpagaling sa karamdaman. The power of God. Ang kapangyarihan ng Diyos. That breaks the power of Satan. Ito'y magwawasak sa kapangyarihan ng Satanas. Preeminent power. Ang kapangyarihan ng Diyos. Prevailing power. Ang kanyang kapangyarihan. Overcoming power. Ang kanyang kapangyarihan upang ikay magtagumpay available for you today ay para sa iyo.
And whatsoever you ask from the Lord by faith, kaya nais ko pong imo iyong hilingin sa Panginoon sa pananampalataya. At ito ay para sa iyo. Not a temporary power. Hindi pansamantala lamang na kapangyarihan. The power that goes on in your life after this crusade deposited in your life. Ang kapangyarihan ito'y makakabtan mo mula ngayon sa kursadang ito at habang ikay nabubuhay. You used to feel weak every day you rise up. Madalas ikay nakakaramdam ng panghihina tuwing kay gigising sa umaga. But now preeminent power will follow after your life. Ngunit ngayon ang kapangyarihan ito ay mapasayo na at habang you used to feel fearful whenever something confronted you. Ikaw dati-rati takot na takot. But now, preeminent power comes through your life. Ngunit ngayon, ang kapangyarihang ito ay sasayo na. And it says, it is through our faith. At ang wika rito, ito'y sa magitan ng ating pananampalataya. Sa magitan ng ating pananampalataya. When you say, Lord, I believe. Na sinasabi mong, Opo, Panginoon, ako'y naniniwala. The prevailing power at will enter into your life. At ito ay manatili sa iyo. Look at Romans chapter 8. Tingnan po natin ang aklat ng Roma. Verse 32. Sa chapter 8, ito po Romans ang kalatang 32. Romans chapter 8, I was looking at ang Roma verse 32. 32. And now it tells us in that verse 32, he that spared not his only begotten son. At siya na hindi ipinagkait ang kanya buntong na anak. And he offered him for you. At siya inalay niya para sa iyo. Listen to this. Makinig how ka. Much more. Makinig ka dahil marami pang para how sa handa sa iyo. How shall he not with him also freely give us all things? Kung kaya niyang ibigay, binigay ang kanyang buntong na anak, ay hindi rin niya ipagkakait ang lahat ng bagay para he spared sa not his only begotten son. Hindi niya pinagkait ang kanyang kaisa-isang bugtong to be a na, sacrifice for your sin. Ikito ay kanyang inalay para sa to ating be a substitute for the sinner. Siya ang ating kahalili doon sa kaparusahan. He spared not his only begotten son. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. To substitute, give you his righteousness and take your guilt and condemnation. Upang siya ang ating kahalili na ang kasalanan na mapa sa kanya at ang sa iyo ay ang buhay. But he delivered him up for us all. At kaya handa siya na lahat ng bagay. How shall not with him also freely give you all things? Dahil kung ganoong ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, then ang lahat ng bagay naman ay kaya niyang ibigay sa atin. Freely give you all things. Malayang ibibigay niya lahat ng bagay. Do you have those things? Ano ma ang mga bagay na ito? By asking him. Maghingi ka lamang sa kanya. Ask, it shall be given unto you. Humingi, at ito ibibigay sa iyo. Seek, and ye shall find. Hanapin, at iyong matatagpuan. Knock, and it shall be opened up to you. Kumatok, at ika'y bubuksan. For everyone, notice that, everyone, ngunit every man, sabi, every isa, child, every woman, anak, every babae, one that asks, receive it. Bawat isang humingi ay tatanggap. He that seeketh, findeth. Ang naghahanap ay makakasumpong. And to him that knocketh, it shall be opened. At lahat ng kakatok ay pagbubuksan. How do I ask? At ang tanong natin, if you stay far away, kung ikay malayo from the giver of life, mula doon sa takapagbigay ng buhay, if you stay far away, kung ikay nanaroon sa malayo from the savior of the world, mula sa tagapagligtas ng sanlibutan, your distance from him in your heart ang will layo, prevent you from receiving. You are not asking. Ang layo mo mula sa kanya, ito ang dahilan upang di mo matanggap ang iyong hinihiling. If you've lost something, kung ikay nawala and you're seeking bagay, that which you have lost, at iyong hahanapin ang bagay na nawala, and you sit down where you are, ikaw ba'y upo lang sa iyong kinalalagyan, and you stay where you are, diyan ka lang, hindi ka gagalaw, and you fold your hand where you are, at ikaw ay na mga yakus lamang, and you cross your legs where you are, andong ka lamang nakakuyakoy, and you get what you're seeking,
At mayroon kang hinahanap. You have to move away because what you are seeking, you're seeking so you can find. Eh, ang paghahanap po ay talagang gagalaw ka upang matagpuan mo ang iyong hinahanap. He that knocketh at the door. Ang wika nga po ang nakumakatok at the door bubuksan, of grace. Ang bubuksan. At the door of mercy. Iyan pong pintuan at ng the door biyaya. Of faith. At pintuan ito ng kapaya ng pananampalataya. But if you stay where you are, you don't move, you don't act, you don't ask, pero kung, you don't do anything. Pero how will the door be open to you? Kung wala ka lang gagawin, andiyan ka lang, nakaupo, eh paano bubuksan ang pinto? But you come to him. Pero kung ikay lalapit sa kanya, you ask him. At ngayon humingi. You seek him. Hahanapin mo siya. You knock at the door. At kikay kakatok sa pinto. That's why you get what you need. At malaman niya ngayon na itong pangangailangan mo. He will with him also freely give us all things. Kaya ang wika rito, ibibigay niya rin sa ganong paraan ang lahat ng bagay. Freely. Ito'y malayang. Fully. Buo. Give us all things. Ibibigay ang lahat ng mga bagay. Salvation is available for you today. Ang kaligtasan ay para sa iyo sa gabing ito. Forgiveness is available for you today. Ang kapatawaran ay para sa iyo. Give us all things. Ang wika rito ay ibibigay niya lahat ng bagay. Healing is available for you today. Ang kagalingan ay para sa iyo ngayon. Deliverance and the breaking of every yoke available ang, for you ang today. Ang kalayaan at pagpuwasak sa lahat ng uri ng pagkaalipin ay para din sa iyo sa gabing ito. And he gives freely. At sabi, ibibigay niya na may malayang pagbibigay. Trust in his truthfulness. Ikaw lamang ay magtiwala dahil ang Diyos na ito ay mapagkatiwalaan. In his faithfulness. Doon ka magtitiwala sa katapatan ng Diyos. And he will at give you what you are asking. Ibibigay niya anumang iyong hinihiling. Look at verse 37. Romans chapter 8, verse 37. Dito po sa Roma 8:37. It says, nay, in all these things were more than conquerors through him that loved us. Ang wika rito, sa lahat ng bagay, tayo ay higit pang nagtatagumpay sa magitan ng kanyang pag-ibig. More than conquerors. Ang sabi rito, higit pa sa mananagumpay. When you come to Christ tonight, paglapit mo kay Kristo sa gabi ito, when you believe in Christ tonight, at magtiwala ka kay Kristo sa gabi ito, there's a word that comes in your life, at ang gawa ng Diyos sa iyong buhay, more, marami pa, more, marami pa, more, marami pa, more, more than a sinner. Mahigit pa dahil sa ikay more dating makasalanan. More than a condemned man. Higit pa sa isang taong nakondina. More than a guilty man. Higit pa sa isang tao na naparusahan. More than a sick man. Higit pa sa tao may karamdaman. More than a downtrodden man. Higit pa sa isang taong minamaliit. More than a fearful man. Higit pa sa taong laging takot. When you come to Christ tonight, ngayon sa paglapit mo kay Kristo sa gabing ito, takes your past sins away. Ikaw ay lalapit sa kanya at ialisin mo. More than an unbeliever, you become a believer. Dahil kung dati ikay di manampalataya, sa paglambit mo ngayon, ikay isang mananampalataya. More than a stranger to the kingdom, you become a son, a daughter in the kingdom of God. Higit pa sa isang estranghero sa kaharian ng Diyos, ikaw ngayon na ay isang anak. When you come to Christ, anak na babae kay Kristo, paglapit mo kay Kristo, you become more than a slave of Satan. Ikaw ay higit pa sa isang alipin ni Satanas. You become an overcomer. Magiging mananagumpay ka. When you come to the Lord, paglapit mo sa Panginoon, you are more than a blind man just trying to find the way. You become a man with eyesight. Ikaw and now you know I am more than I was.
Ikaw ngayon lalapit sa kanya. Hindi katulad ng dati, napakababa ng tingin mo sa sarili. Ngayon ay lalapit sa kanya na higit pa sa pananagumpay. Nay, in all these things. Lahat sa bagay na ito. Now, when you come to Christ, kaya ngayon, paglapit mo kay Kristo, the dusty road will still be the dusty road. Yung dating malikabok na daan ay ganun pa rin. When you come to Christ, ngunit paglapit mo kay Kristo, all these things around, they're still the same. Pagtingin mo sa paligid, parang ganun pa rin. But you are the one that is lifted higher than them. Ikaw naman yung inangat ng Diyos sa sangkapas. Stronger than them. Ikaw ay higit na malakas. More victorious than them. At na nagagumpay. And so you say, nay, in all these things, kaya I mo, am more sa lahat ng bagay, than a conqueror. Ako higit pang mananagumpay. More than a conqueror. Higit pa sa matatagumpay. You will walk, it will be like the spring under your feet and you are going through life a conqueror. Ikaw ngayon ay tatayo mula sa iyong mga paa, ikaw ay tatayo at isisigaw na ikaw ay isang managumpay. All those things that used to be there to stop, to hinder, to impede your progress, you'll still be there. But in all these things, I am more than a conqueror through lahat, Him that loved me. Amen. Lahat po ng bagay, mga kasalanan na nakikita mo noon, nandadun sila, ngunit ikaw inangat na ng Diyos at ikaw ay ginawa niya ng higit pa sa mga magtatagumpay. And it's for everyone. At ito ay kanyang gagawin. It is free. Ito ay malaya niyang free. Malaya niyang free. Ito ay walang bayad. If I told you, kaya kung sasabihin ko sa iyo that now I have much money here. Kung sasabihin ko sa iyo na limpak-limpak ng salipi ko dito. And everyone that comes, whether you are young, you are older, you are man, you are woman. Lahat ng bagay, bata man, matanda, babae, lalaki. I have $100 to give meron ako, everyone that comes. Halimbawa lang to ah. Meron akong tag-iisang daang dolyares na pamibigay sa lahat. And I say, raise up your hand. At ang sasabihin ko lang naman, magtaas ng kamay. And I say, stand up. At tapos, tatayo. I'm talking about what I'm going to give you freely. At sasabihin ko talagang, ito'y malaya kong ibigay. And libre. I say, come over here. At sasabihin ko sa inyo, halikayo. It will not take you time. Ay, sandali lang ang alam ko, gagawin ko to. You get away from where you are. Talagang makakaripas kayo ng takbusan ng kayo. At darating kayo rito. I'm presenting to you tonight salvation greater, higher, more valuable than $100. Ang pinakakilala ko sa inyo ngayon, ang kaligtasan, yan po higit na malaga sa $100. I'm presenting to you tonight forgiveness greater than any currency. Ang kapatawaran ay higit na mahalaga sa anumang uri ng pera. Eternal life greater than earthly possession. Lahat ng ito ay ang walang hanggang buhay ay higit na mahalaga sa lahat na anumang ating pag-aari. Tonight, you have forgiveness. Ang kapatawaran. Tonight, you have salvation. Ang sa gabing ito ang iyong kaligtasan. Tonight, you have eternal life. Sa gabing ito ay magkaroon ka ng buhay tonight, na walang hanggan. Tonight, you have your name written in the book of life in heaven. Ang iyong pangalay isusulat na sa aklat ng buhay sa langit. I've told you what Christ has provided. At yun po ang ginawa na ni Kristo. You are now the one to take action and receive what ikaw Christ na ngayon has ang provided. Gagawa ng hakbang na ikay tatanggap sa ginawa na ng Diyos. It's bowed and eyes closed. Tayo po yumuko at na ipikit ang ating mga mata. The gift of God is waiting for you here. Ang biyaya, ang kaloob ng Diyos ay nag-aantay sa iyo. The grace of God is waiting for you here. Ang biyaya ng Diyos ay nag-aantay sa iyo dito. Forgiveness is waiting for you here. Kapatawaran ay nag-aantay sa iyo dito. Eternal life is waiting for you here. Buhay na walang hanggan ay nag-aantay sa iyo, kaibigan. Salvation from sin waiting for you here. Kaligtasan mula sa anumang uri ng kasalanan ay nag-aantay sa iyo, kaibigan, dito ngayon. You want that? Gusto mo ba? You want connection with Christ? Gusto mo bang makakonekta kay Kristo? Anywhere you are. Saan ka man naroon? Raise up your hand.
Itaas mong iyong kamay kung ito ang nais mo sa gabing ito. Amen. You are having it tonight. Taas po ang ating mga kamay. Stand up. Tumayo ka kapatid. If that's what you want tonight. Yes, kung ito man ang nais mo ngayong gabi, heaven tumayo ka. Is looking down. Ang lahat po ng mga ulo ay nakayuko. With the telescope of heaven. At ngayon, ang ating inahayag. And those who want salvation. At ito lamang po yung mga nangangailangan ng kaligtasan at grace, kapatawaran, biyaya. As the telescope of heaven is looking down on you. Yung teleskopyo ng kalangitan ngayon ay nakatuon sa iyo. Raise up your hand and you stand mo, habang nakayuko ang lahat, tas mong iyong kamay, kapatid. And now he says, come and ask. At ang sabi nga po, lumapit at humingi. Come and receive. Lumapit at tumanggap. And it'll make you more than you had ever been in your life. Kaya ang ibibigay niya, gagawin kang higit pa sa anumang narating mo sa buhay mo. And if you want to receive that forgiveness, kung, that freedom, that salvation tonight, kung nais mo ang kapatawaran, ang kalayaan, at ang kaligtasan sa gabing ito, take your step of faith. Sige, humakbang ka. Humakbang pa, humakbang ka sa pananampalataya. Sige po, lumapit ka lamang sa pananampalataya at pumunta ka dito sa harapan. Now come. Sige po, tayo'y lumapit. Now come. Sige po, sige po. Lahat po nang natumayo, sige po, kayo'y lumapit. Come. Lumapit po, lumapit po. You want eternal life? Come. At nais mo ng buhay na walang hanggan, sige po, lumapit naman. You want that forgiveness? Come. Yang nais ng kapatawaran, sige po, lumapit. You want that salvation from sin? Ang nangangailangan ng kaligtasan mula sa kasalanan, sige po, lumapit po. Anywhere you are. Saan ka man naroroon. Now come. Lumapit ka lamang. Sige po, lumapit po. The greatest gift from heaven is coming to you. Now you can come. Ang dakilang kaloob ng Diyos ay para sa iyo ngayon. Sige po, lumapit and ka lamang. And He'll give you victory over every weakness of your life. Tagumpay sa lahat ng uri na kahinaan sa iyong buhay. Give you confidence. Bibigyan kanya ng lakas ng loob. Give you feet to stand. At ikay bibigyan niya but ng bone to stand. Bibigyan kanya ng come, kalakasang come. Keep on coming. Sige, malumapit lamang po tayo. Eternal life is what we are coming for. Ang buhay na walang hanggan, yan ang nais natin. Salvation is what we are coming for. Lumapit tayo dahil nais natin maligtas. For the Lord to identify you and write your name in the book of life in heaven. At that's Diyos, what we are coming for. Ang maglalagay ng pangalan mo sa aklat ng buhay, kaya ikay lumalapit ngayon. Come. Lumapit ka lamang, kaibigan. From the back, come. Lahat, maging nasa likurang banda, lumapit from mo. From the right hand side over there, mula po, come. Sa kanang gawi, gawing kanan, kayo magsilapit. Young person, come. Kabataan, lumapit ka. Boy, come. Ikaw, lalaki, lumapit ka. Girl, come. Kabataang babae, lumapit ka. Elderly man, come. At maging may mga edad sa atin, sige magsilapit. Elderly woman, come. Mga may edad na babae, sige po, lumapit. Come for His forgiveness. Lumapit upang tatanggap ng kapatawaran. Come for His salvation. Lumapit upang tumanggap ng kaligtasan. Come for eternal life. Lumapit upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Christ died for you. Si Jesus namatay para Christ sa iyo. Died for you. Si Jesus namatay para sa iyo. Come and receive the blessing at tumanggap ng biyaya of forgiveness that ng kapatawaran. He died for. Dahil yun po ang dahilan ng kanyang kamatayan. Peace of mind. Ang kapayapaan ng kaisipan. Victory in your soul. Tagumpay sa iyong kaluluwa. That's what He died for. Yan po ang nais natin. Come. Lumapit ka lang. Don't stay behind. Come. Yung mga nariyan sa likuran, sige po, lumapit. Come unto me. Ang wika ay lumapit kayo. All ye that labor and are heavy laden. Kayo na mga napapagal at nibibigat ng lubha. Will give you at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. I give you restoration. Kaya ang ating pong ibibigay sa inyo. I give you redemption. Ibibigay ang kaligtasan. Come. Trusting magtiwala in His truthfulness. Sa kanyang pagiging tapat. Come with faith. Tayo'y lumapit na may pananampalataya. In His faithfulness. Dahil ang Diyos ay tapat.
If you're coming, come quickly. Sige po, bilisan po natin, sige po. Because now we're praying. Dahil tayo po ngayon may nalangin na. Come, trust in Him. Man lumapit na magtitiwala, may tiwala sa Kanya. What He did for people like you, like me, in the past, ano mang ginawa ni Jesus para sa atin sa nakaraan ay gagawin maging sa ngayon. Amen. 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 Everybody say amen. Lahat magsabing amen. It's up that hand that forgiveness is coming now. Yes, ang kapatawaran ay narito na. There's no shadow of doubt wala in my heart. Wala duda sa aking puso. Everyone that comes, everyone that calls, at ang bawat isa na narito sa panawagan, will forgive. Na siya po itatanggap ng will say kapatawaran at kaligtasan. Raise up your hand. Taas po natin ang iyong makamay. Father, in the name of Jesus. Panginoon sa pangalan ni Jesus. We thank you, Father, for your love. Maraming salamat, Ama, sa iyong pag-ibig. For your plan. Sa iyong plano. Long time plan. Noon pa man ang iyong plano. Thank you, Jesus, maraming for your surrender. Jesus, sa iyong that buhay. Before the foundation of the world, bago pa man you surrendered yourself ibinigay for our salvation. Iyong sarili sa aking kaligtasan. And now the time has come. At ngayon na ang panahon, narito na. To connect with Christ. Upang ako'y kuminik ka kay Kristo. By coming to Christ. At kukonekta sa magitan ng paglapit kay Kristo. I pray for all who have come. At lahat po ng mga naparito na. Here and everywhere. At saan man kayo naroroon. Give them that forgiveness. Ibibigay ang free. Patawaran. Ito free. Ay libre. Full. At buo. Forgiveness ganap. For everyone. At kapatawaran sa eternal life for buhay everyone. Buhay na walang hanggan para sa lahat. Salvation for kaligtasan everyone. Kaligtasan para sa lahat. Lord, give them Panginoon, the joy of ang kagalakan salvation. Ng kaligtasan. Give them ibigay the power and the strength to lead a saved life. Upang mamuhay na may tagumpay. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. It's done. At ngayon na, ay you have given. Ibinigay nyo na. They have received. At natanggap na rin nila. Confirm it in every heart. Mula sa bawat puso. In Jesus' name we pray. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. And everybody shout, lahat magsasabi, Amen! Amen! Amen!